Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Isang maulang gabi ngayon dito po sa Pilipinas. Nadidinig niyo po sa ating background, napakalakas po ng ulan. Dulot po iyan ng bagyong Egay. Salamat sa Diyos at ang kategory niya po ngayon ay bagyo na lamang, hindi na po super typhoon katulad po kahapon. Pero ganun pa man, pinag-iingat po ang lahat sapagkat bukas pa po lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Egay at inaasahan po natin ang mga nararanasan po natin na pag-ulan sa kasalukuyan ay magpapatuloy po hanggang bukas. Mag-ingat po ang lahat sa araw-araw po nating ginagawa. Idagdag ko na rin, ano? Baka kasi makalimutan ko. Sa araw-araw po nating ginagawa at pamumuhay, lagi po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kasama po ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito. Naka-live po tayo ngayon sa ating Facebook page na Top 1 at YouTube channel. Kung maaari, huwag niyo po sanang kalilimutang i-like at i-share. Ito pong ating live streaming. Mag-follow and subscribe. Pakihit niyo po yung notification bell. Nang sa ganon ay updated po kayo sa ating mga live streaming at uploads. Maraming salamat sa lahat po ng mga manonood po natin. Star senders, super chatters, higit sa lahat sa mga patuloy pong pagmamahal at pagsuporta na ipinamamalas po ninyo sa ating Pangulo at kaya din po kayo nandito. Balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Ang Tatak Marcos ay talagang hindi natin masukat kung gaano po ito kalalim, ano? Sapagkat tanging yung performance ng Pangulo sa kasalukuyan at marahil sa mga naka-experience ng dating Pangulong Marcos Sr. na serbisyo publiko ang magsasabi na kakaiba at hindi talaga matatawaran ang serbisyo publiko ng Marcos. Diyan po sila nakilala. Kaya nga naman, lagi nang sinasabi ng ating mahal na Pangulo sa mga nakalipas na panahon, the best politics is performance. Alam nyo naman, tanging magdidictate ng situations kung maganda ba ang ginagawa ng isang pangulo ay kung ano po yung nararamdaman ng taong bayan. Sa kasalukuyan, ang bansa po natin ay kumakaharap sa isang natural calamity dala po ng Typhoon Egay. Pero ang gobyerno po natin, dahil magaling po ang ating mahal na pangulo, nakahanda, pinaghandaan, at in-anticipate kaagad ang mga maaaring mangyari. Yung naging polisiya ng ating Pangulo na dapat prepositioned ang mga relief goods ay napakalaking tulong po para po sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga direktang tinatamaan po ng mga kalamidad. Kasi ora mismo, nandyan po ang tulong na hinatid po ng ating gobyerno. Sa balita po na panonoorin po natin, ito po ay isang patunay na ang gobyerno pong Marcos talagang alam ang ginagawa, alam ang pangangailangan ng tao, partikular sa panahon po ng kalamidad. Panoorin po natin ang balita na may kaugnayan po sa kasalukuyang ginagawa ng ating Marcos administration sa pangunguna po ng Department of Social Welfare and Development na pinamumunuan ni Secretary Rex Gatchalian. Sapat ang mga family food packs para sa mga apektado ng bagyong Egay ayon sa Department of Social Welfare and Development. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan sa Cagayan Valley Region at sa Occidental Mindoro, bunsod naman ang epekto ng hanging habagat. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Yung mga pangangailangan ng ating nasuporta ng ating mga local government units kung sakaling kapusin sila, kayang-kaya panugutan ng DSWD at handa tayo to step up to the challenge. Siniguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang mga pagkain na kakailanganin ng mga pamilyang apektado ng bagyong Egay. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, patuloy ang koordinasyon nila sa mga local government unit at mga regional directors lalong-lalo na sa bahagi ng Eastern Seaboard ng Santa Ana hanggang na pa rin sa probinsya ng Cagayan. Naka-preposition na rin ang mga family food packs sa probinsya ng Occidental Mindoro matapos may ulat ang mga pagbaha sa lugar bunsod na epekto ng hanging habagat. Yan, di ba? Prepositioned. Alam nyo, yung prepositioned relief goods, sa aking pagkakaalam, tanging si Pangulong Bongbong Marcos ang nakaisip niyan. I-correct nyo na lamang ako kung nagawa ng mga
past administrations. Kasi hindi naman ako active masyado sa politika before. Pero sa aking pagkakaalam, si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsimula ng prepositioned relief goods bago pa man dumating ang projected na calamity, particular katulad po ng typhoon, eh dapat may mga nakalagay na, nakalagak na ng mga relief goods na maaari pong i-distribute during the onslaught or after ng mga nabanggit po na kalamidad. At ano ang epekto nito, mga tol? Agarang ayuda para po sa ating mga kababayang Pilipino. Ako, bilang laki sa hirap, alam na alam ko po yung experience na yan. Kasi kung kayo po taga Pasig, nung panahon po na ito po ay hindi pa industrialisadong syudad, ang Pasig po, particular sa Barangay San Miguel, agricultural area po iyan eh. Maraming mga sakahan, ang ilog, pwede mong pangisdaan, bibihira po ang mga pabrika. Lumaki po ako sa ganung sistema. Kaya sa panahon po ng tag-ulan, kapag dumating ang iba't ibang uri po ng bagyo, talagang nararamdaman po namin ang mga nakikita po natin sa balita sa kasalukuyan. Binabaha, nag-i-evacuate po kami sa mga paaralan na malapit po doon sa lugar namin at experience na experience po namin kung gaano po kahirap yung wala kang kasiguruhan doon sa iyong tutulugan dahil baka nga masira ng bagyo. Naranasan po namin na ang bahay po namin ay pasukin ng baha. Eh yung bahay namin, kahoy lamang yun, elevated po sa lupa. Ganun pa man, yung baha umabot pa rin doon po sa bahay namin kahit elevated na yun sa lupa. Kasi napakataas po ng baha, lagpas tao. Kaya kinakailangan namin lumikas, pumunta sa paaralan, at doon po maging evacuees, ano? Eh, ang isa sa mga nakikita namin problema noon, yung mabagal na ayuda mula po sa gobyerno. Pero ngayon, dahil nga po ang ating Pangulo, dating gobernador, diyan po sa Ilocos Norte, nakikita niya kung ano po yung pangangailangan ng tao kapag ka may ganito pong pagsubok sa ating mga buhay. Ang inisip ng Pangulo, hindi dapat mahuhuli ang ayuda. Kaya naman, ang naging instructions niya before pa sa pamumuno nitong si Secretary Rex Gatchalian, nung panahon ng dating kalihim na si Congressman Erwin Tulpo dyan po sa DSWD, ay dapat prepositioned na kagad ang mga relief goods nang sa ganon, hindi po maaantala ang pangangailangan po ng ating mga kababayang Pilipino. At yon ang ginagawa po ng kasalukuyang gobyerno. Dito po sa thumbnail na ginamit po natin, ipakita ko lamang po sa inyo yung ginamit po nating thumbnail ngayon. Ito po ay nagpapakita lamang na ang ating Pangulong Bongbong Marcos laging handa. O yan, PBBM, Redis, 173 million pesos funds, deploys rescue teams for Super Typhoon Egay. Ito ay sa kabila ng ang Pangulo committed ngayon sa tatlong araw na opisyal na pagbisita dyan sa Malaysia. O sa mga naghahanap sa Pangulo, hindi po pwedeng ikansela ang pagpunta ng Pangulo dyan po sa Malaysia. Yan po ay matagal nang na-schedule at nakasalalay po dyan ang ikabubuti at ikalalago po ng ugnayan ng bansang Malaysia at ng Pilipinas. Kaya ipagpaumanhin ninyo kung wala ngayon dito si Pangulo pero nakatutok si Pangulong Bongbong Marcos at alam ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan ang mga dapat gawin dahil yon ang instructions ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. Balik po tayo dito po sa balita. Inanunsyo rin ng ahensya ang dagdag na 17,000 family food packs sa apat na warehouses ng Region 2, kabilang na ang Santiago, Isabela, Tuguegarao City sa Cagayan, Cabarogne sa Quirino at Abul sa Cagayan. Maging ang 3,000 family food packs sa La Union ay nakapreposition na rin. As of yesterday, ang ulat nga namin, 1.3 million family food packs ang nakakalat sa 16 na regions ng ating bansa at sa iba't ibang mga probinsya.
Sinabi rin ni Gatchalian na sa kasalukuyan ay wala pang naiulat na nasirang family food packs na naipamahagi sa mga apektado ng bagyong Egay. Kapag tinamaan naman sa isang region yung ating mga preposition doon, interoperable o ibig sabihin pwede tayo humango ng goods mula sa neighboring region. Nilinaw din ng DSWD na ang mga family food packs na naka-preposition sa mga rehiyon ay paghahanda ng ahensya sa mga sakuna hindi lang sa bagyo. Bernadette Tinoy, UNTV News. Ang tawag dyan, proactive approach. Ano? Kasi dalawa lang naman eh. Either reactive ka or proactive ka. Mas maganda yung maging proactive ka kasi ina-anticipate mo kagad yung maaaring mangyari. Alam nyo, sa aming pag-aaral sa kapulisan, merong tinatawag na SARA. Hindi iyon si Vice President Sara Duterte. Yun po ay acronym. Ang ibig pong sabihin ng SARA, ito po yung kaparaanan ng ating kapulisan para po i-recognize, i-assess, i-evaluate, at i-apply kung ano man yung mga appropriate actions to be taken sa problema ng isang community. Scanning the problem, letter S po yan. We have to analyze kung ano ba yung problema. At ganon yung ginagawa po ng ating kasalukuyang gobyerno. Taon-taon, lagi po nating nararanasan na meron pong mga typhoon na pumapasok sa ating bansa. At dapat, lagi po tayong handa dyan. Kaya dapat we have to anticipate, analyze the problem. Ano? Paano ba i-approach ng ating gobyerno na mabigyan ng agarang solusyon ang mga problemang kinakaharap ng ating mga kababayang Pilipino. And that is response. Kaya nga SAR na, di ba? And finally, yung letter A, SARA, is to analyze, assess if the response is good or not. Sa mga nakalipas na panahon, sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos sumula po noong July 1, 2022, nakatitiyak tayo na yung ganitong approach ng kasalukuyang gobyerno na pag-prepositioned sa mga relief goods sa iba't ibang strategic locations sa ating bansa para po sa mga maaaring dumating na kalamidad sa ating mga kababayang Pilipino ay very good. Yan po ang assessment diyan. Kaya itong ginagawa po ng kasalukuyang gobyerno, dapat magpatuloy po ito sa hinaharap. Hindi lamang sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi pati po sa papalit po sa kanya sa 2028. In short, mga tol, ang ginagawa po ng Marcos administration sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay tama at dapat. O, kaya sa mga bashers po dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, particular sa mga naghahanap sa kanya sa kasalukuyan, eh, kailangan ko pa bang sabihin sa inyo na parang sasampalin na naman kayo ng katotohanan na kahit anong pambabash ninyo sa ating mahal na Pangulo, ang Marcos administrations na ibibigay ang pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi man perpekto ito, pero naniniwala ako na kung grado ang pag-uusapan, ilagay natin sa 80% o 82%, kasi yun yung tiwala na nakukuha ng ating mahal na Pangulo eh, ang serbisyo publiko na ibibigay ng Marcos administration sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya there is so much to be done pa rin. Ang mahalaga, katulad ng sinabi ng iboboto ko sa pagkasenador sa 2025, kung siya po ay tatakbo, si Speaker Martin Romualdez, nasa tamang direksyon ang tinatahak po ng ating gobyerno at marami pa dapat gawin. Katulad din po ng sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa ikalawang SONA, the state of the nations is sound and improving. Ibig sabihin, may mga kailangan pa talagang palaguin sa iba't ibang aspeto sa ating lipunan. At recognition ng ating Pangulo na dapat ma-improve pa kung ano man yung mga nararanasan po ng bawat Pilipino sa kasalukuyan. Hindi na natin iisa-isahin ang mga yan sapagkat napakarami po niyan. Ang mahalaga, ang topic natin ngayon, may bagyo, hindi nagpapabaya ang gobyerno, nandiyan kagad ang ayuda at tulong ng Marcos administration. Yan ay dahil sa kagalingan ng Pangulo at ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, partikular ng ating Secretary ng Department of Welfare and Social Development na si Secretary Rex Gatchalian. Ano ang masasabi ninyo sa topic natin sa gabing ito, mga tol? Paki-comment nyo naman
dyan po sa chat area. At bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, shout out muna tayo. Maikling live streaming lamang ito.